Magsitayin na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat pa rin tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos. Sa ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. At sa lupa'y kapayapaan. At sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, minupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinabuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Tuong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kasalanan
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang naming dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki at ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at magsayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nagilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat
ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suobin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng bayan niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit, anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac, na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari noon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno
upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan. Ikatlong araw na ngayon, mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit, hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan. At si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila. Sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampod siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon. At isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Happy Easter! Huwag natin kalilimutan mga kapatid, tayo po ay nasa 8 pa lamang ng Easter season. Hindi po ito 40 lang kagaya ng Kwaresma. Ang Easter season mahaba. Mas mahaba sa Kwaresma, mas mahaba sa mahal na araw. Sapagkat ito ang pinakamahalagang panahon ng taon sa ating simbahan. Sapagkat ito ang pinakamahalagang panahon sa kwento ng ating kaligtasan. Kung saan si Kristo, ang poong Nazareno, pagkatapos niyang maghirap at mamatay, siya ay muling nabuhay. Ito ang hiwaga ng ating Kristiyanong pananampalataya. Buhay ang Diyos. Kaya sana po mga kapatid, ito ang pagkwentuhan natin. Easter season. Kaya nga, ano ang narinig natin simula pa nung Lunes? Ang kwentuhan ng mga naging saksi. Hindi sa kamatayan, hindi sa paghihirap, kundi sa muling pagkabuhay ni Kristo. At ito sana mga kapatid, ang pagkwentuhan natin. Tapos na yung mahal na araw, tapos na ang Kwaresma, anong nangyari sa iyo?
Napagod ka lang dahil nag-outing lang kayo. Napagod ka lang dahil wala kang nagawa ng mahal na araw. Napagod ka lang dahil sa dami ng activities. Ano ang nangyari sa'yo? Ano ang ginawa ng Diyos sa'yo nitong Kwaresma at mahal na araw? Sana naman meron tayong natuklasan, natutunan. Isang bagay na sana ay natutunan natin ay ang halaga ng Panginoon sa buhay natin. Nung natuklasan ng mga alagad ang muling pagkabuhay ni Kristo kahapon lang, si Maria Magdalena, yung sobra siyang nalungkot, sobra siyang naiyak nang makita niyang walang laman ang libingan. Natakot siya na baka kinuha at nawala ang Panginoon. Ngayon naman, sa ating ebanghelyo, yung dalawang alagad nagkukwentuhan papunta ng Emmaus. Ano ang kanilang pagkinagkukwentuhan noong nawala ang nangyari sa Panginoon? At hindi nila kagad nakilala si Jesus. Nakita pero hindi nakilala. At nung nabuksan ang kanilang paningin, o nung tila aalis na ang Panginoon, ano ang sabi nila? Dito ka muna. Stay with us. Sana naman tayo rin may ganoon tayong damdamin. Pagkatapos ng mahal na araw ng Kwaresma, sana kagaya ni Maria Magdalena, takot na tayong mawala ang Panginoon sa buhay natin. Sana kagaya ng dalawang alagad na ito ngayon, ito ang lagi nating dasal na huwag mawala ang Diyos sa mga priorities natin, sa mga iniisip natin, sa mga ginagawa natin. Ang sabi ng dalawa, Panginoon, dito ka lang sa amin. Manatili ka sa amin. Ano ba ang mga ayaw mong mawala sa buhay mo ngayon? Ayaw mong mawala ang kasikatan mo? Takot kang mawala ang pera mo? Takot kang mawala ang karir mo? Takot kang mawala ang mga connection mo? Takot kang mawala ang itsura mo ngayon? Takot kang mawala ang mga bagay na pinaghirapan mo dito? Takot kang mawala ang mga kaibigan mo? Pero hindi ka takot mawala ang pananampalataya mo. Pero hindi ka takot mawala ang prinsipyo mo. Pero hindi ka takot mawala ang magandang ugali mo. Anong kinakatakot mong mawala sa buhay mo ngayon? Kaya mga kapatid, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay, ito sana ang hilingin natin sa Panginoon na sana araw-araw hinahangad natin ang Panginoon na manatili sa isip natin, sa puso natin, sa mga ginagawa natin, sa isip natin. Ang pinagkukwentuhan ngayon ng mga alagad ay kung paano nagtagumpay ang Panginoon. Sana tayo rin. Ang pinagkukwentuhan nating madalas, hindi kung paano nagkamali ang ibang tao. Hindi kung paano ang kapintasan ng ibang tao. Sana ang pinagkukwentuhan natin, hindi kung ano ang wala ang ibang tao. Sana araw-araw, magawa rin nating pag-usapan, pagbahaginan, at ikwento sa iba ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sa pagkapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, hilingin natin sa Panginoon na sana itama niya ang maling pag-iisip natin sa isa't isa. Itama niya ang maling iniisip natin sa iba. At sana ngayong panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay, higit sa anuman,
higit sa kanino man. Ang Diyos ang tunay nating hangarin at katakutang mawala sa buhay natin. Araw-araw, ito ang higit sa lahat na pangarap, na hangarin at dasal natin. Panginoon, manatili ka sa isip, sa puso, at sa buhay namin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-alaala natin kung papaano nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay sa daan patungong Emmaus, manalangin tayo sa Diyos Ama upang magkaroon tayo ng higit na malalim na pagpapahalaga sa muling nabuhay na Kristo bilang ating pagkaing espiritual para sa ating paglalakbay sa buhay. Ang ating pong itutugon, Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang Santo Papa at mga obispo, naway mabisang ipahayag ang mensahe ng pag-asa sa pamamagitan ng kanilang buhay na banal, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makapaghatid ng pag-asa at ginhawa sa ating bayan sa pamamagitan ng kanilang lubos na paglilingkod, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Atin nawang maunawaan kung bakit kailangan magpakasakit ni Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga may sakit, naway pagalingin at palakasin sa kanilang pagtanggap sa Eukaristiya, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ang mga yumao, naway magtamasa ng kaganapan ng buhay sa piling ni Kristong muling nabuhay, manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang mga kapatid nating may sakit na nawawala na ng pag-asa, ang mga nag-aalaga sa kanilang napapagod na. Ipagdasal natin ng mga kapatid nating bilanggo, ang mga katutubo, ang mga walang makaing mabuti at tirahan araw-araw, ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, pagkalooban mo po kami ng malalim na pananampalatayang nararapat upang makilala namin ang iyong anak sa lahat ng mga pagkakataon sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito
ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang paghahaing sumasagip sa sandibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sandibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos
para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsalod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno na muling nabuhay. Sa ang tunay mong kailangan, sa ang tunay mong kaligtasan, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ay narito na
sa pagkabuhay ni Jesus ay ating natama. Announcement. Ang banal na relika ni Santa Teresa ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rector na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo, maraming salamat po. Pinapaalalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal na iyong anak na tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat din sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon bukod sa pagsisimba. Ang anumang pinansyal, material na bagay na inyo pong ibinabahagi dito sa simbahan ng Quiapo ay malaking bagay na aming ipinagdarasal at ipinagpapasalamat. Lalo na po sa ating bagong programa, tuwing Webes ng umaga, ang ating feeding program sa mga kapatid nating walang maayos na tirahan. Tuwing umaga po ng Webes, meron tayong I Thursday, kung saan sila ay ating nililinisan, tinuturuan, at pinapakain. Tuwing Miyerkules, maaari po kayong magbigay ng anumang pagkain, bagay na maaari nyo pong ibahagi sa kanila na amin pong ihahanda. Salamat po dahil sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan, nagagawa nyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka
at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati